Sindak Short Stories present Janitor, isa sa mga kwentong ibinahagi sa pamamagitan ng ating email at isinend sa atin ni Jonah P. Sindak. Nangyari po ito sa akin nang minsang mag-CR ako sa isang mall sa Cubao. Dahil sa ilang oras na rin akong nagpapaikot-ikot sa buong mall dahil sa pag-window shopping, nakaramdam ako ng pagkaihi. Ayaw ko man sanang tunguhin ang paid CR pero napilitan ako kesa naman makigamit sa mga bukas na CR ng fast food chain dahil wala naman din talaga akong bibilhin na pagkain noong mga sandaling yon. No choice, pinuntahan ko ang isang paid comfort room sa third floor ng mall na yon. Dahil nga sa pakiramdam ko'y lalabas na ang aking ihi, dali-dali akong pumunta sa comfort room at napagdesisyonan kong mamaya na lang ako maghulog ng 5 piso. Pagkapasok ko ay nagtaka ako agad kung bakit wala akong babaeng nakita na umihi na kasabay ko. Andun lamang ay ang isang janitor na naka-uniformeng kulay asul at naglilinis siya ng mga sandaling yon. Hindi ko na rin naman siya binati o masilayan man lang ang kanyang muka dahil inisip ko naman na mas importante ang kidney ko kesa sa kanya. Ilang saglit pa matapos akong makaihi ay agad na lumabas ako sa cubicle at naghugas ako ng kamay. Pagkabukas ko pa namang ng gripo, nakaamoy ako agad ng mabaho. Sa katunayan pa nga ay hinanap ko pa kung saan ko naamoy iyon at nahanap ko nga siya agad. Tama, yung tubig na lumalabas sa gripo ang naaamoy ko. Tinanong ko yung janitor kung bakit ganun ang amoy ng tubig. Subalit, katahimikan lamang ang sumagot sa akin. Tinanong ko siyang muli, ngunit ganun pa rin ang kanyang naging reaksyon. Para nga siyang walang nadidinig at patuloy lamang siya sa pagmamap. Nilingon ko siya para harap-harapan ko na siyang tanungin, pero nagitla ako dahil sabay sa aking paglingon ay nakita ko ang kanyang itsura. Mahaba ang buhok niya at ngayon ay nakasuot na ng puting damit. Madumi ang kanyang puting damit at medyo may pagkabuhaghag ang kanyang buhok. Ilang segundo pa ay binitawan niyang bigla ang hawak ng map at parang papalapit siya sa akin. Dahil sa natakot na ako ng oras na yon ay bigla na lang din akong nagtatakbo papalabas ng CR upang nang sa ganun ay makalayo ako sa kanya sa tiyak na kapahamakan na maaari kong abutin sa kanya. Nalimutan ko na rin tuloy na ihulog ang aking bayad sa paid CR. Pero kung tutuusin, tama lang naman siguro iyon dahil laksa-laksang sindak ang inabot ko sa pagpasok doon. Sindak! Ang susunod na kwentong inyong madidinig ay isa sa mga kwentong ibinahagi sa subscribers Hilakbot Stories ng Hilakbot TV. Ito ay ipinadala ni Rosette S. ng Perth, Australia mula sa ating email. Nais ko lamang pong ibahagi ang maikling horror story na personal ko pong naranasan. Dito po ako nakabase sa isang maliit na town malapit sa Perth, Western Australia. Marami na po akong naging trabaho dito at ang pinaka-recent nga po ay bilang part-time cleaner sa pinakamalaking town hall dito sa lugar. Ayon po sa kasaysayan nitong lugar na ito, naitayo na daw ang gusaling ito bago pa man sumiklab ang World War II. Sa katunayan nga po ay marami pong mga lumang gusali dito sa aming lugar
at talaga pong magaganda ang pagkakapreserba. Pinupunduhan po talaga nila ng malaki ang mga heritage sites at mga buildings na tatak sa kanilang kasaysayan upang nang sa ganun ay mapausbong din nila ang kanilang turismo. Ang town hall na ito ay isang malaking bulwaga na kasya ang tinatayang 200 katao sa loob. Merong malaking stage sa harap at dito nga po madalas naganapin ang mga events katulad ng high school prom, music concerts ng mga elementary students at kahit mga cocktail parties and formal events ng mga senior citizens club sa lugar. Ang mga bintana ay iilan lamang at napakatataas tapos ay natatakpan pa po ng mga makakapal na maroon na kurtina kung kaya't napakadilim talaga sa loob. Kapag sinindihan ang chandeliers ay saka lamang kakalat ang dilaw na ilaw sa buong bulwagan. Ang naging schedule ko po ng paglilinis sa town hall ay either super early in the morning or after 5 p.m. 4 beses sa isang linggo. Nangyari po itong karanasan kong hindi makakalimutan na ito. Eksakto nung katatanggap ko pa lamang po sa part-time job kong ito. Pumasok po ako sa loob ng town hall. At dito'y daladala ko na nga ang aking map bucket at map para masimulan ko na ang paglalampaso sa stage. Dahil sobrang dilim ay sinindihan ko ang isa sa mga chandelier malapit doon sa aking kinaroroonan. Malamlam po ang ilaw dahil hindi po ito sapat para maging sobrang maliwanag ang loob ng town hall. Pero sapat na po iyon para makita ko ng maayos ang buong area kung saan ako maglilinis. Pagpasok ko po sa loob, natigilan na lamang ako dahil walang ano-ano. Nakaramdam ako ng kaba. Unang beses ko po kasing maglilinis doon ng 6:00 ng umaga. Nasabi ko na lamang sa aking sarili, pesting yan oh. Sapagkat medyo nagsisi pa nga ako kung bakit madaling araw pa ako nagpunta doon. Pero syempre, kesa sisihin ko ang aking sarili sa pagiging maaga sa trabaho, nandun na rin lang naman ako. At malayo-layo rin naman ang drive ko mula sa aming bahay papunta dito sa town hall, talagang napilitan na akong gawin ang paglilinis kasi sayang din naman ang oras at naroon na rin lang naman ako. Habang papalapit nga ako sa stage, meron akong naaninagan ng kaunti doon sa gawing dulong bahagi. Hindi ko masabi kung ano o sino iyon, pero lakas loob kong tinanong na, "Hello? Anybody there?" Sumigaw pa nga ako sa ikalawang pagkakataon ng parehong tanong upang matrigger ang kung sino man ang nakikita kong palakad-lakad doon sa madilim na bahagi. Hindi po kasi ako pwedeng magkamali. Malabo ang mga mata ko. Pero nang oras na iyon ay nakasuot naman ako ng contact lenses kaya sigurado ako sa mga nakikita ko. Ang ipinagtaka ko lang nga ay sadyang tahimik ang lugar. Wala ngang kahit na anong tunog ang aking nadidinig. Kahit nga yabag ay wala akong nadinig. Hindi ko naman inisip yun kung kaya tuloy lamang ako at dahan-dahan akong lumapit sa stage. Naglalaban na nga din sa aking isipan na baka may nauna ng maintenance na pumasok doon o baka ito nga yung kasama kong cleaner at sa oras na iyon ay naglilinis na din. Tuloy lang ako na naglakad habang buhat pa rin ang mga gamit ko sa panlinis. Isinuot ko na lang ang headset ko at nagpatugtog ako ng masisiglang awitin para ma-distract ako. Nang nasa gilid na ako ng paanan ng hagdan, papaakyat na si stage. Pagtingin ko sa may pintuan, nakaawang iyon. Walang ilaw na dumadapo doon kasi nabablock ng kurtina ang area na yon papunta sa backstage. Pero sigurado ako na nakita ko na naman ang figura na palakad-lakad.
Sa pakiwari ko pa nga'y iisa lamang ang nakita ko kanina at ito ngayon na medyo may kalapitan. Napatigil pa nga ako upang nang sa ganon ay maaninagan ko siya ng husto. Napagtanto ko na nandoon siya sa dulong bahagi ng stage at nakasilip siya sa likod ng pinto. Medyo blurry po yung silhouette niya pero tiyak ako na para lang siyang nakasilip at nakikipaglaro ng peekaboo sa akin. Wala nga po ako nakitang facial features though yung figure niya ay naka-slant at nakalitaw ang hanggang sa gawing balikat nito. May halos 5 hanggang 10 segundo iyon na pinaprocess ko kung ano ang nakikita ko. Nung nag-sink in sa utak ko na hindi tao ang tinitingnan ko, ay napamura na lamang ako sa kanya at pagkatapos ay para akong bata na nagsabing uuwi na lang ako. Iniwan ko agad yung mga panlinis ko sa loob at pagkatapos ay nag-speed walk ako pabalik sa entrance. First time ko pong makakita ng ganoon, kaya talagang yung puso ko ay parang nalaglag na hanggang sa aking tuhod sa kada hakbang ko papalabas ng town hall. Di ako kinikilabutan, pero pakiramdam ko na yung ulo ko ay kasing laki ng isang drum. Hindi pa ako nakalabas ng maayos kasi yung kamay ko ay hindi tumitigil sa panginginig kaya maging yung hawak kong susi ay hindi ko maipasok sa keyhole. Mura lamang ako ng mura habang pinipilit kong i-unlock yung pinto. Pakiramdam ko kasi ay gumagapang na siya papalapit sa akin. Ang masaklap pa nga nito ay out of nowhere. Biglang namatay na lang yung kaisa-isang chandelier na nakasindi kanina kaya talagang total blackout ang nasa loob. Napamura na lamang ako ng paulit-ulit at nung nakalabas na ako, saka mamadali ko pa ngayon napatakbo ako papunta sa aking kotse. Nakalimutan kong may 3 steps din sa hagdan pababa ng town hall kaya napasaldak na lamang ako sa harapan at ginapang ko na lang yung ilang hakbang na natitira papunta sa sasakyan ko. Mabuti na lamang ay maaga pa nung oras na iyon at wala pang katao-tao sa labas. Dahil kung hindi, tiyak na ako ay pagtatawanan ng mga iyon o kung sasabihin ko ang tunay na nangyari sa akin. May maniniwala kaya sa kanila?